Nais kong iyong maunawaan ang napakahalagang katotohanan na ikaw at ako ay dati patay. Kailangan ito yung maintindihan itong mabuti na bago tayo na born again, tayo ay patay spiritually. Kaya nung tayo ay hindi pa born again, ang gawain natin ay gawain ng mga katulad ng nasa paligid natin. Ang lahat ng wala kay Kristo ay madaling magsinungaling. Kaya nung tayo wala pa kay Kristo, matabi lang ating dila at padalos-dalos tayo sa ating mga pagpapasya at pagsasalita. At laging tandaan mo, ang salita mo ay babalik sa iyo. Huwag mo yung kalilimutan, what you speak of, it will return back to you. Kaya kailangan tayo ay alagaan nating mabuti ang lalabas sa ating bibig. Habang nasa isipan natin, kung nagkasala tayo sa ating isipan, direktang makahihingi tayo ng tawad sa Diyos. Subalit kung yung ating masamang iniisip ay sinabi natin sa isang tao, hihingi tayo ng tawad sa Diyos at doon sa taong ating pinagsabihan ng masama. Yun po ang tunay na repentance. Kaya iiwas mo ang iyong paghatol kanino man sapagkat hindi ito mabuti. Kaya napakahalaga po na ating unawain na patay ang ating espiritu at ang kumikilos lamang sa atin ay ang five senses o cinco sentidos. May kahalong Kastila para maunawaan natin. Five senses sa English. Limang pandama. Ano po yun? So the five senses is our sight, hearing, smelling, tasting, and feeling. Kapag hindi ka po maalab at hindi ka puspos ng Diyos, ikay magiging maramdamin, matampuhin, mahinanakitin. At pag may narinig ka sa iyong pastor na parang wala sa panlasa mo, parang ako yata ang pinariringgan ni pastor. Laging tandaan mo po ang sino mang tao na may kasalanan, any person in the congregation who has a sin undealt on, hanggat hindi mo inaayos ang kasalanan sa iyong buhay, masasaktan ka ni pastor sa kanyang pangangaral. Hindi naman alam yung kasalanan ng sino man sa kongregasyon, pero tatama ang salita ng Diyos. Walang pastor na chismoso na sisiya sa atin yung 100 niyang miyembro at itatanong, sino sa inyo ang masama ang ugali? Wala po. Kaming mangangaral ay nakikipag-usap sa Diyos at nakikinig. At pag sinabi ng Diyos, ipangaral mo ang ganitong mensahe. Yeah, those who receive the message will be blessed. Because every message is for correction and training in righteousness. Yun po'y pagtutuwid sa atin para sanayin tayong mabuhay na nasa matuwid na uri ng pamumuhay. Kaya nga ang tanong ni Pablo sa Colossians 3, ito po ang unang-una na katotohanan. Sa Colossians 3:1, nais kong makita ninyo yung katanungan ni Pablo. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Kung tunay na ikaw ay nabuhay na maguli, kung tunay na ikaw ay born again, ano ang katibayang ako ay born again at ano ang katibayang ikaw ay born again? Ano ang katibayan? Pag na-born again ka mula sa patay na espiritu, nagkaroon ng buhay ang ating espiritu. At pag buhay ang ating espiritu, ano raw ang hinahanap ng buhay nating espiritu? Those things which are above. Ikaw ba ay sabik sa mga bagay na nasa langit? Ano ba ang mga nasa langit? Ang mga nasa langit po ay mga anghel na sumasamba
at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nabuhay na maguli kasama ni Kristo, ang hahanapin mo ay mga bagay na nandun sa ibabaw. At pansinin po natin, ito po ay hindi hagip ng ating isipan sapagkat ito ay spiritual. We are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Tingnan natin sa Ephesians 1:3. Kung ito'y malalaman lang ng bawat isa sa atin, walang mananatili sa ating mahirap. Pinagpala ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo na pinagpala tayo ng lahat ng espiritual na mga pagpapala sa kalangitan, sa lugar ng kalangitan kay Kristo. Bakit tinawag ni Pablo na pinagpala ang Diyos? Bakit pinagpala ang Diyos? Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay makagawa siya ng kabutihan sa kanyang mga iniibig. Hello? Pinagpala ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng lahat ng espiritual na mga pagpapala. Wisdom is not material yet. Wisdom cannot be touched. You cannot hold wisdom. But when applied, then you will receive the wisdom that you activated in your life. Who hath blessed us with all spiritual blessings? Love is spiritual. Compassion is spiritual. Mercy is spiritual. And so on, so forth. Napakarami pong spiritual na pagpapala natin, kaya tayo po ay hindi kakapusin. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang lahat ng matulungin, marami ang tutulong sa kanya sa panahon ng kanyang pangangailangan. What you give will return back always more than what you have given. Lahat ng iyo at aking ginawa sa iba ay bubuwelta sa atin ng mas higit kaysa ating ibinigay. And ayos kong iyong makitang mabuti, bakit? Para saan na tayo ay pinagpala ng Diyos bago tayo maging tao? Verse 4, isang lion with the intent, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be, para daw saan, that we should be holy and without blame before Him in love. Sangayon sa Kanyang pagkahirang sa atin kay Hesus Kristo, bago palikhain ang pundasyon ng daigdig, na tayong lahat ay maging banal. Ano ang banal? What is holy? Different. Hindi ka katulad ng mga usisero. Hindi ka katulad ng mga usurero. Hello? Hindi ka katulad ng mga chismoso at chismosa. Yun po ang holy. Kaiba ang iyong buhay. Pag nagsalita ka, wala ng paramulyas. Pag nagsalita ka, yung salitang dapat mong sabihin ang iyo lamang sasabihin. Tayo po ay ganito. Alam mo, napakagwapo mo. Napakabait mo. Pwede bang makautang? Idirekta mo na. Ako'y walang-wala ngayon. Pwede bang makahiram? Hello, bubulahin mo pa. Kasalanan po yun. Nakukuha niya po. Lumapit ka sa iyong pastor, pastor, alam ko po na ikay mayaman na ngayon dahil marami ang nagla-love gift sa iyo. Amen. So lalapit ka sa kanya at hihingi ka ng tulong. At ang mga pastor po'y matulungin. Pag ang pastor mo ay idadalangin kita para ikay magkaroon ng pamamasahe, aba iwan mo na yung pastor na yun. O kaya idalangin mo muna, Panginoon, magkaroon sana ng pera si pastor. Hello? Hindi pa, huwag mong iiwan ang iyong pastor. Idalangin mo siya. Amen.
kayo lamang ay pinatatawa ko at nasa gayon, mahalin mo ang iyong pastor. Amen po ba? So dito mapapansin po natin, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ano raw po tayo magiging kaiba? Ano raw ang kaibahan natin? At ano raw ang buhay na walang kapintasan? Ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig. Naniniwala kang iniibig ka ng Diyos. At dahil naniniwala tayong iniibig tayo ng Diyos, iibigin natin ang ating kapwa. At gagawa tayo ng hanap buhay na makatutulong sa ating kapwa, hindi makapagpapahina sa ating kapwa. So, atin pong pansinin, nasa atin na ang lahat ng espiritual na pagpapala na nasa mga kalangitan. Dahil tayo ay hinirang para maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Hindi po sa harapan lamang ng tao, kundi sa harapan niya dahil sa pag-ibig. Ibalik natin sa Colossians 1. Nais kong, gusto ko pong makita ninyo ang isang katotohanan ng napakahalaga. If you be risen with Christ, seek those things which are above. So sino raw po yung nabuhay na maguli at sino po yung totoong born again? Yung may hinahanap. At ano ang hinahanap ng mga totoong born again? Yung mga bagay na nasa ibabaw. At saan po yung ibabaw na tinukoy dito? Yung kinaroroonan, kinaluluklukan at inuupuan ng Panginoong Hesukristo sa kanang kamay ng kanyang Diyos. So ano po ang ginagawa ng Panginoon doon sa kanan ng kanyang Ama? Alam mo ba kung ano ang kanyang ginagawa doon? Sa Romans 8, verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? So napakaliwanag po na walang kailangan tayong hindi pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Pero kailangan paniwalaan mo na iniibig ka ng Diyos. Verse 33, ano po ang sabi? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Verse 34, who is he that condemneth? It is Christ that died, yet rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Saan siya nakaupo sa kanan ng kanyang Ama? At ano ang kanyang ginagawa sa kanyang pagkaupo sa kanan ng kanyang Ama? He maketh intercession for us. Ikaw at ako'y idinadalangin niya 24 oras araw-araw. Ngayon, kailangang marinig mo yung kanyang idinadalangin. At ang tawag mo doon ay prayer burden. Idinadalangin mo yung hindi mo pangangailangan, kundi yung pasanin na ibinigay sa atin ng Panginoon para ating idalangin. Ephesians 2:6, ipakikita ko po sa inyo, nakasama tayo ng Panginoon doon sa kanyang kinauupuan. And hath raised us up together and made us sit together. Saan daw tayo umupo? Tayo ay kanyang binuhay at itinaas na magkakasama at ginawa tayong umupo sa kalangitan kasama ni Kristo Jesus. So what is our life? A life of intercession. Intercede for your spouse, intercede for your children, intercede for your employer. Kaya masama ang ugali ng employer mo dahil walang nananalangin para sa pagganda ng kanyang ugali. Kaya maraming usurero dahil walang nananalangin para matigil ang pagpapautang ng malaki ang tubo. Hello? Yes, Jesus reigns. And how shall we reign? By intercession. So if you intercede, then you are reigning with Jesus. Hello? Kaya mababago ang Pilipinas hindi sa pamamagitan ng mga politiko, mababago ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga mananalangin. Huraladoku. Shadokukakasukru. At laging tandaan mo, ang Diyos ang magtutusto sa iyo. Amen.
kapag maalab ka sa buhay ng pananalangin para sa kaligtasan ng marami. Ibalik natin sa Colossians 3. At ano daw ang dapat hahanapin? If you then be risen with Christ, seek those things which are above where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Pansinin po natin, mahilig po tayo sa mga branded, mga lalaki at babae, mahilig po sa branded na mga rubber shoes. At hindi na masyadong ipinagmamalaki ang leather shoes. Dahil ang leather shoes, hindi mo halata kung chancellor lang yan o kung anumang brand yan. Pero ang rubber shoes, kita mo agad dahil merong insignia. Nakukuha niyo po. Kaya pansinin po natin, pag nakakita tayo ng magandang rubber shoes, gusto ko rin magkaroon noon. Hello? At maghahanap ka kung saan merong mabibili ng ganong sapatos. At nung makita mo na 30 mil pala yung ganong sapatos, hindi ka nawala ng loob, lalong tumapang ka, kaya ang iyong nahihikayat ka na magkaroon ng 30,000 worth ng rubber shoes. Hello? Nakukuha niyo po. Dahil hinahanap mo na magkaroon ng ganong rubber shoes, kaya ikaw ay nahumaling doon sa rubber shoes. Kaya kapag ikaw ay nahumaling sa mga bagay na nasa langit, ang mga bagay na nasa langit ay pupunta sa iyo at sa iyong sambahayan. Hallelujah! Amen! Kaya nga kung ang iyong hinahanap ay ang mga bagay na nasa langit, at ang nakahihikayat sa iyo ay ang mga bagay na nasa langit at hindi sa mga bagay na nasa lupa, dahil ang bagay na nasa lupa ay naluluma at bumababa ang presyo. Kaya huwag mong ipagmamalaki ang mamahaling damit, mamahaling sapatos, naluluma yan. Subalit, ang pag-ibig ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Ang mga bagay na panlangit ay laging bago tuwing umaga. So set your affection on things above, not on things on the earth. So if you are truly risen with Christ, ano ang sabi ng verse 5? Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 6. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. We are not disobedient children. We are all obedient children. Kaya kapahintulutan niya na tayo mabigo para tayo ay matuto na mag-alab na gawing laging una ang Panginoon. Amen. Amen? Hindi kasiraan ang mabigo at malugi. Hindi po yun kapintasan. Yun po'y paraan ng Diyos para ikaw ay maibalik sa pinagpala at mayamang buhay na hindi magdadala ng kalungkutan. Ang Diyos po ay consistent at hindi pa bago-bago. Ang sabi niya sa kanyang bayan, I have given you the power to get wealth. Ang sabi niya sa kanyang bayan, the blessing of the Lord, it make it rich, he added no sorrow with it. Pag ang pagpapala at yaman ay mula sa Diyos, ikay makakatulog ng mahimbing at hindi ka matatakot doon sa yamang ibibigay at ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos, dahil protektado ng Diyos ang lahat ng yamang galing sa Kanya. Pag ang yaman ay galing sa tao, marami siyang bodyguard. Tingnan mo ang iyong katabi, wala ka pa namang yaman na galing sa tao, kaya wala ka pang bodyguard. Amen. So, ngayon, pag ang yaman ay galing sa Diyos, wala kang katatakutan. Bakit? Kaya ng Diyos na panatilihin yung yamang mula sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ngayon, tayo po ay kailangan magtiwala ng lubusan. Hindi mo ito ma-appreciate dahil ito ay kailangan iyong i-appreciate muna. Appreciation of truth has to be decided before it becomes a reality. Kailangan pagpasyahan mo muna dahil yun po ang pananalig. Naniniwala ako sa salita ng Diyos na aking naririnig. Kaya nga kung ating uunawain, ikaw at ako
ay binuhay na muli kasama ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ng verse 8? At ang sabi ng verse 8, but now you also put off all this. At ngayon nga, iyong alisin ang lahat ng ito. Magagalitin ka pa ba? Dapat hindi na. Sabihin mo sa iyong katabi, magagalitin ka pa ba? Sabihin mo, dapat hindi na. Hello? Ay wala naman sa ating napupuot. Wala rin naman sa atin na... Ang kunin natin na yung filthy communication. Ang bibig mo ba ay marumi pa rin kung magsalita? Ano po ba ang maruming bibig? Matanda ka na! Maruming bibig po yun. Pinanawan ka na ng panahon, hindi mo na oras para umunlad. Laging tandaan mo po, marami ang umaman at the age of 89. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi po natin pinag-uusapan ng pagyaman, ang pinag-uusapan po natin kaluwalhatian ng Diyos. Dahil siya ang nagpapayaman. Amen? Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw ay bago ng nilikha, tapos ka na sa kalikasan ng mahina na inilipat ka na sa kalikasan ng matibay at matatag. Palakpakan natin ng Diyos. Ngayon, ating unawain. Itanong mo sa iyong katabi, alam mo ba ang mga mabuti mong katangian? Kailangan alam mo yung mabuting katangian mo. Sapagkat kadalasan, nakakalimutan natin na meron pala tayong kagandahan. Pero nakakalimutan natin dahil sa dami ng ating problema. Pero ang sabi ni Pablo kay Philemon, kilala niyo si Philemon? Hindi niyo kilala, pero ipakikilala ko sa inyo. Sa liham ni Pablo kay Philemon, na isang mayaman. So, ang sabi niya sa Philemon, tingnan po natin, chapter 1, verse 6. That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. So, pansinin po natin na ang iyong pamumuhay sa pananalig ay maging mabisa sa pamamagitan ng pagtanggap ng mabubuting mga bagay na nasa sa inyo kay Kristo Jesus. So ano ang mabuting bagay na nasa iyo dahil si Kristo ay nasa atin? Ikaw po'y madali na ngayong magpatawad. Ikaw po'y hindi na nag-aalala pag malaki ang bayaran mo sa credit card. Ikaw po hindi na nag-aalala kapag marami kang hulugan na iyon namang idinalangin, kaya ikaw ay nagkaroon ng mga property na iyong hinuhulugan. So pansinin po natin, by the way, hindi ka pautangin ng bangko kahit ng SSS at GSIS if you are not qualified. And that qualification assumed and presumed by the bank ay paniwalaan mo na in kung may loan ka for 15 years, paniwalaan mo in 5 years, mababayaran mo yan. Amen. Hallelujah. Nakataas ang kamay nung 5 taon lang na nabayaran ang 10 years na bahay. Kaya nais kung maunawaan natin, kailangan magkaroon tayo ng buhay na karanasan sa kapangyarihan ng ating pananampalataya. Ito po yun. Yung iyong personal na pagtanggap sa mga mabuting bagay na nasa sa iyo dahil kay Kristo Jesus. Amen po ba? Hindi na tayo tatagal sa sakit at karamdaman dahil ito'y binayaran na niya ng kanyang 39 na tinanggap na latay. At ang 39 ang nalatay, ang ibig sabihin, ang tao'y magkakasakit sa 39 na paraan. Kaya lahat ng uri ng sakit at karamdaman, polio man yan o TB man yan, ay yan ay lahat ay binayaran ng latay ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kailangan paniwalaan mo na sa mga latay ni Hesukristo, ikaw ay gumaling. Amen.
At iyong paulit-ulit na iyong panindigan, paniwalaan mo, pagtiwalaan mo at isang araw, maiinis ang sakit at iiwan ka. Sino ang maiinis ang sakit o ikaw? Ayon, purihin ang Panginoon at siya ay pupunta sa programa sa telebisyon, maalaala mo kaya. Amen. So, nainis siya at iniwan ang iyong katawan. Amen. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo ang diablo'y nang iinis at nang gugulo at pag ika'y napagulo, siya'y mananatiling na manggugulo. Pero kung ikaw ay mananahimik at ipapahayag mo, ako'y higit pa sa mananagumpay dahil kay Jesu Kristo at lahat ng bagay magagawa ko dahil sa kalakasan na ibinigay sa akin ni Kristo. Hindi sa kapangyarihan ko, hindi sa katalinuhan ko, hindi sa lakas ko, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kaya ako'y nagpapatuloy na masigla at maligaya. Tingnan mo ang iyong katabi. Titig ng may pananampalataya. At sabihin mo sa iyong katabi, I now declare in the mighty name of Jesus that you will be a distinguished person starting tonight. In the name of Jesus. Hallelujah. Pararangalan ka dahil sa sinabi sa iyo ng iyong katabi. At makikita mo na iya'y mangyayari because there is power in declaration. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ibinigay ng Diyos na kapangyarihang nasa ating mga bunganga. Amen. Sabihin mo, ang bunganga mo ay magsasabi lagi. Remember this, death in life is in the power of the tongue. So when you speak the word, let it be death to the devil and his demons. But when you speak, let it be life to those people who need life. Amen? Kaya nga, pansinin po natin, lumapit sa iyo ay baon sa utang. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, wala ka na sa pagkabaon, iniaahon kita sa utang. Hello? Huwag kang magsasalita ng masama at sasabihin mo, hindi ka na makakaahon dahil matanda ka na. Huwag po. Ang iyong sirain, ang iyong pananalita ay ang diablo. Dahil ang diablo ang gumawa ng panlilin lang, kaya marami ang na-scam. Marami ang nadaya ng kapwa dahil sila ay hindi tumingin sa Diyos, hindi sinamba ang Diyos, hindi ginawang una ang Diyos, at ang unang ginawa ay magkapera. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung ikaw yung kinakausap ng salita ng Diyos, magdiwang ka sapagkat ikay narito, may gagawing triple ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Hallelujah! Because God is in the blessing and restoration business. Ang gawain ng buong langit ay magpala, at pag nawala ang pagpapala, ibalik yung nawalang pagpapala sa mga taong laging tatakbo at lalapit sa Kanya at hihilingin na maibalik yung mga nawala sa Kanya, at ito ay tutugunin ng Diyos. Kailangan magkaroon ka ng karanasan, at ang pagkakaroon ng karanasan, ikay kailangang matapang ang bibig na nagpapahayag at laging inuulit-ulit mong sinasabi mo sa harapan ng salamin kung sino ka, sapagkat sa harapan ng Diyos, ikay kamukha niya. Ako'y kamukha niya dahil ikaw at ako ay linikha niya sa larawan at wangis, at tayo ay katulad niya. We have that creative power of God in the mighty name of Jesus. When you speak, there will be creation. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, kailangan matuto ka ng pakikipagdigma. Unless you learn how to do warfare, baliwala po ang iyong pag-aayun. Baliwala ang iyong pananalangin. You need to be a warrior. Hallelujah! Tingnan mo ang iyong katabi. May crisis ka ba ngayon? Sabihin mo, sukat mo ba ang krisis mo, gaano kalaki? At laging tandaan mo, ang pagpapala mo ay batay ang laki sa iyong krisis. Hindi mo narinig? Amen. Hallelujah. Dahil ang isang nasa malaking krisis, iba ang pagdunog sa Diyos. Amen? Pag ikaw ay nasa krisis, ikaw ay luluhod at luluhog at sasabihin mo, Panginoon, namatay ang iyong anak para sa akin, kaya hindi dapat magtagal ang krisis sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y naninindigan.
na ako ay lulundag sa aking mga kabundukan ng pagpapala at biyaya at doon ako'y magiging matibay at matatag. Urala da kuku kasi kira lang. So you must learn spiritual warfare. So 2 Corinthians 10 verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Urala da ka. Kaya laging ang iyong titignan, yung pagkalugi mo ay hindi dahilan sa laman. Yung pagkalugi natin ay dahil sa kagagawan ng kaaway na pilit na ikaw at ako ay dadalhin sa kahirapan, dadalhin sa sakit, dadalhin sa karamdaman at idadaybes ang lahat ng pera natin sa pamamagitan ng kanyang paninira. Hello? Kaya hindi mo haharapin ang tao, ang haharapin mo ay ang ating kaaway. Hello? Amen. Pag ang tao ay minumura ka, hindi yung tao ang kalaban mo, yung demon yung may control dun sa tao. Ano ang iyong gagawin? Ano ang sabi sa verse 4? Basta pag nakita mo po yung colon, merong pagdidiin, there is a major truth na kanyang ibig na matutunan ng kanyang sinulatan. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of his strongholds. So pansinin po natin, weapons of our warfare, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi sa laman. Yun po ang karnal. Salib, yung mga sandata ng ating pakikipagdigma ay makapangyarihan, mighty, through God to the pulling down of strongholds. Ano po yung mga strongholds? Ang strongholds po ay kuta. Ang palasyo po sa Jerusalem, pag nagiba yung first gate, yung bakod ng city of Jerusalem, lulusob sila sa palasyo, pero pag napasok nila ang palasyo, merong third defense. Hindi nila, ang labanan ay protektahan nila ang kanilang hari, kaya yung hari niya ay nasa stronghold. Hindi yun mapapasok kapag daka. Mahirap pasukin yun. Dahil yung stronghold, ang ibig sabihin, napakatibay ng pagkagawa doon. Kaya kung mapapansin po natin, tayo bilang tao, may makakausap ka na matatanda, nakakilala ng iyong pamilya. Alam mo, Ining, ang iyong lola, napakasipag pero kailan may hindi umaman. Hello? So hindi mo napapansin, a stronghold is being built up into your mind. Alam mo, ang mga lahi mo, namamatay ng bata. Hindi totoo po ito. This is how the enemy build a stronghold in your mind. Because a stronghold cannot be penetrated by preaching. Eh marami po ang hindi umuunlad because of undealt stronghold in their mind. Tanungin mo ang iyong katabi, masigla ka bang pumunta rito o ikaw ay inis, napilitan ka lamang dahil may utang ka doon sa naging kita sa iyo. Kailangan ka narito bukal sa iyong loob. Amen. Hindi pagbibigay lamang sa nag-imbita sa iyo. Amen. Pag nagbigay ka lang sa nag-imbita sa iyo, yung mag-imbita sa iyo, ang pagpapalain ikaw, balato lang. Amen. Hallelujah. Amen. So, pansinin po natin, the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ano pa ang strongholds? Alam mo, huwag ka sa sales. Dahil hindi ka kapanipaniwala, tingnan mo nga ang forma mo. Pag nagdamit ka, para kang baduy at baday. Another stronghold. Piece by piece, hahadlangan ng Diablo ang iyong kaunlaran. Hello?
Kaya kailangang malaman mo kung ano yung mga nasa iyo na dinala sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. You are undefeatable. You are unconquerable. Nobody can ever win against you. Why? Because Jesus is in you. The Holy Spirit is in you. The powerful do is working mightily in your life. Amen. Amen. Hallelujah. So He is working in your life, through your life, for your benefit. Amen. Amen po ba? Sapagkat sa pagtatagumpay mo, marami ang maliligtas at yung mga naligtas sa ambag sa iyong mga ministeryo na iyong lalakaran later on. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of His strongholds. Ibig kong magkaroon tayong lahat ng karanasan na ikaw ay nagdiriwang kahit malaki ang iyong bayaran at biglang may lalapit sa iyo na may dalang isang sakong lilibuhin. At ang sabi ay, sa pangalan ni Jesus, ako'y inutusan ng Diyos. Ito, dahil ito ay matagal ng aking inipon. Amen. Hindi ka nakatingin sa pera, nakatingin ka ay sa Diyos dahil may paggagamitan yung perang yun. At ito ay kaligtasan ng maraming kaluluwa at kaluwalhatian ng Diyos. Mapalad at matatalino ang nagliligtas ng kaluluwa. Amen. Hallelujah. Nasa Kawikaan, Kawikaan 11:31. Ano po ang sabi? Silipin natin sandali. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. Pero sa verse 30, balik natin ang isang talata. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Matatalino ang nagliligtas ng kaluluwa, kaya yung negosyo mo ay uunla dahil ang puso mo ay magligtas ng kaluluwa at ika'y tutustusan ng Diyos ng maraming benta. Bakit? Dahil yung negosyo mo ay nagliligtas ng kaluluwa. Amen! Orala da kidikiana. And ayos kong iyong maintindihang mabuti, we are not playing church. We are all warriors of God. Amen. Hindi tayo naglalaro sa simbahan. Tayo'y mga mananagumpay. Tayo'y mga mandirigma. At tayo ang wawasak sa mga kuta ng Diablo. Ibalik natin sa 2 Corinthians 10 verse 4. Ano ang sabi? For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5. Casting down imagination. So, nasan yung fortress? Nasan yung stronghold? Nasa iyong imahinasyon. Iba po ang isipan sa imahinasyon. Amen. Tayo po ay merong isipan, conscious and subconscious and supraconscious. Yun pong conscious ay yung ating awareness na nangyayari sa ating paligid every day. Yung subconscious po ay yung naipon. Yung subconscious po natin, bakante yun. Ang mapapalulan lamang doon ay yung ating pinahintulutan. Pero ang ating subconscious ay para pong isponga yan. Tanggap ng tanggap yan. Pero kung ikaw ay nabubuhay, napuspos ng Espiritu, hindi mo hahayaan na kung ano-ano lamang isipan ang makapasok sa iyong subconscious. Sa halip, ang iyong papapasukin lamang ay ang salita ng Diyos, ang mabubuting salita, ang dapat pumuno sa iyong subconscious mind. Amen. Kaya ang sabi rito, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Pag narinig mo na ikaw ay mahirap dahil wala kang napag-aralan, wala kang natapos na degree, sabihin mo, ang natapos kong degree ay ang BSBA. Ano yon? Bachelor of Science and Born Again Experience. Hallelujah! And then ang masteral ka sa BSDE. Bible, Bachelor of Science in Desert Experience. Hello? Sabagkat hindi ka na ririndi sa mga pagsubok, sa halip, ikay humahalakhak pag ikaw ay nasa pagsubok. At yan po ay salita ng Diyos. Ano man ang sasalungat sa salita ng Diyos, iyong, ano po yung casting down? Iyong hablutin at ilagay mo sa lapag. Ano mang iniisip mo na salungat sa salita ng Diyos, iyong hablutin, ilagay mo sa lapag at iyong yurakan. So poverty is not the word of God.
What is the word of God? Abundance. Parang hindi kayo maniwala. Parang hindi kayo naniniwala. So poverty is against the word of God. Sickness is against the word of God. Because sickness is the result of sin. Kaya deal with sin and sickness will leave your body. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. At dinadakip mo ang lahat ng isipang salungat sa salita ng Diyos at pinapalitan mo siya. Pag nadakip mo, ay ikaw na ang may-ari nung isipang yun, papalitan mo na ng isipan ng Diyos. Hindi pa po tapos. Pansinin po natin sa verse 3. Ano po ang sabi? Tingnan po natin yung verse 3, colon, verse 4. Semicolon, verse 5, semicolon. So napakahabang sentence. Ano po? Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang kabuuan. Ang verse 6, ano po ang sabi? Dito nag-period. And having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Ano po ang ibig sabihin? Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, ang lahat ng mga isipan na salungat sa salita ng Diyos, ano ang sabi rito? Iyong sisirain. Lahat ng negatibong isipan na salungat sa salita ng Diyos ay iyong sisirain. Hindi ninyo yata gusto. So, hindi mo papayagan na yung isipang iyon dinala ng 10 taon, iyo yung babaklasin at papalitan mo ng salita ng Diyos. At pag ikaw ay naging masunurin, tandaan mo yan, matutupad ang pangako ng Diyos na iyong tinayuan. Kaya una, ano ang una, if you are truly raised with Christ, then you will seek things that are above and set your affection on things that are above. And then pangalawa, know everything, the good thing in you which Jesus has given you. Alam mo ang nasa iyo, walang makadadaig sa iyo. Walang makatatalo sa iyo. Bakit? Eh dahil si Jesus Cristo ay nasa iyo, ang banal na Espiritu ay nasa iyo, sino pang makadadaig kay Jesus at sa banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, kaya hindi ka pwedeng takutin ng kamatayan sapagkat ang takot lamang natin ay sa Diyos at ang nagdadala sa atin ay Espiritu ng Diyos para tuloy-tuloy ang takot natin sa Diyos. Then thirdly, you must learn to practice warfare. And then fourthly, watch and pray. Kailangan pong ikay nagmamasid para makapanalangin. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag nakita mo ang iyong katabi na lulugo-lugo, na totoo po ito, manalangin ka sa Diyos, baka yung 500 mo ay pinabibigay ng Diyos sa Kanya. Be sensitive. Dahil pag sinunod mo ang Diyos, reward only follows after obeying Him. Ang gantimpala po ay susunod kapag sinunod mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Salamat sa amen at impit lang na ilan na background. Sabi ng isa, amen! Sabi naman ng isa, Gandang chorus ito dahil yung... Alam mo, yan ang maganda sa simbahan. Tayo ay talagang nakatutuwang magkakasama. Amen? Sapagkat tumatawa tayo sa kahinaan natin. Amen? Ang sabi ni James, ituring mo na kagalakan pag dumaraan ka sa iba't ibang pagsubok. Kaya tayo nagagalak pag tinamaan yung ating kahinaan. And that is correct. Na natatawa tayo sapagkat sa pagtawa natin, talo ang kaaway dahil hindi tayo nasisiraan ng loob, may pagbabago, kaya there will be a rebirth and renewal starting this night. Amen. This evening. Amen? So, watch and pray. Paano? Tingnan mo sa iyong katabi.
kung ikay mana na langin, yun ang magdadala sa atin sa maunlad at sa fulfilled life. So, to be prayerful, it will bring to us fulfilled life and genuine and good success. Sa Ephesians 6:18, anong sabi po, gaano raw kadalas tayo manalangin? Praying always! Hello? Praying always! With all prayer and supplication in the Spirit. Hindi po yung basta maisipan natin. Anong sabi? In the Spirit. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kailangang nagdadalanginan tayo sa isa't isa na tayong magkakasama ay lahat ay makaranas ng kaunlaran, makaranas ng lahat ng pagpapala, at makaranas ng malakas na espiritu at malakas na kaluluwa, malakas na katawan at maunlad na pananalapi. At paano mangyayari sa ating lahat ito? Tayo'y mananalangin lagi ng lahat ng uri ng paghingi at pakiusap sa pamamagitan ng espiritu. Because prayer is asking, supplication is pleading. So kailangan ikaw ay matutong humingi at ikaw ay makiusap sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ikaw ay buong katyagaan na nakikiusap na ang mga kasama mo sa revival ay pagpalain ng Diyos at paunlarin. Hallelujah! Dahil pag ipinakiusap mo ang iyong katabi, siya'y magtatagumpay, siya'y uunlad at mababawasan ang may problema at may kakapusan. Amen. At sa pagsasagawa ng ganong panalangin, ang Diyos ang bahala sa iyong problema at kakapusan. Amen. Magtatapos ang kakapusan, magtatapos ang sakit at karamdaman because you are praying for all saints. Amen. Who are the saints? Hindi po yung nakalibing na, ang mga banal ay ang katabi mo. The saints are the living Christians. Buhay na Kristiyano ang mga santo at santa. Hindi pa po tapos sa verse 18, ano po ang sabi? Ang sabi ron, praying always with all. Always. Sabihin mo, always. Lagi. With all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Verse 19. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Tanong, idinadalangin niyo ba ako araw-araw? Yes! Parang dito lang may boses. Dito parang wala. Idinadalangin niyo ba ang inyong pastor araw-araw? Yes! Kaya kung hindi mo idinadalangin, huwag kang pipinta sa iyong pastor dahil kaya nakikita mo yung hindi mo dapat makita dahil hindi mo idinalangin. Ang makikita mo sa kapwa mo ay yung nasa iyong kalooban. Pag ang kalooban mo'y burak, makikita mo'y lahat ay ng tao'y parang burak. Ayusin mo ang iyong kalooban at makikita mo ang maganda sa iyong kapatiran. At idalangin din ninyo ako na makapag salita ako na ibigay sa akin ang sasabihin ko sa inyo para pag ibinukas ko ang aking bibig, ito'y may katapangan para malaman ng makikinig ang hiwaga ng Ebanghelyo. What is the mystery of the gospel? Ano ang hiwaga ng Ebanghelyo? Pag sinabing hiwaga, hindi kayang ipaliwanag ng anumang textbook. Ano ba ang hiwaga ng Ebanghelyo? Alam mo ba ang hiwaga ng Ebanghelyo? What is the mystery of the gospel? And what is the gospel, by the way? Tama, good news. Pero the gospel is this. Romans 1:16. Tama yung good news, ang gospel, pero ito ang mas malalim. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So what is the mystery of the gospel? The gospel is Jesus Christ. And when Jesus Christ is proclaimed, when Jesus Christ is preached, and everyone hearing surrender their life and accept Jesus as their Lord,
then salvation take place. That is the mystery. Ansinin po natin sa lumang tipan para ang tao ay kalugdan ng Diyos, kailangan sila ay susunod doon sa 10 utos. Sa bagong tipan, ang gagawin lamang ng isang tao ay sumampalataya kay Jesus at siya'y ligtas na. Ephesians 2, ipakikita ko sa inyo ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ephesians 2:8, ito yung hiwaga ng Ebanghelyo. Ang ating kaligtasan, instant. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, paano daw tayo naligtas? Sa pamamagitan ng grasya, sa pamamagitan ng biyaya. At sa Yesu Kristo ang pinanggagalingan ng grasya. At ang sabi rito, through faith. So faith is your receiving that Jesus is the only means for salvation. Acts 4:12. Iisa po ang kaligtasan at ito ay ang Panginoong Yesu Kristo. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Iisa po ang pangalang magliligtas sa lahat ng tao. At ano yung pangalan na ibinigay sa langit, sa silong ng langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa? Ano yung pangalang yun na magliligtas sa tao? Ano yung pangalang yun? Jesus. Si Jesu Kristo. Ibalik natin sa 2:8 ng Ephesians. At makikita po natin na ang kaligtasan ay instantaneous. Ang kaligtasan ay automatic. But to continue on our salvation, we are to do it gladly. Yung bunga ng kaligtasan makikita sa atin si Jesu Kristo. At ang sabi sa verse 9, not of works lest any man should boast. Verse 10, ito ang makikita sa atin kung tunay tayong ligtas. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. And one of the good work is to watch and pray. Sabihin mo, watch and pray. And sa Colossians 4:2, si Epaphras, ano po ang sabi ni Pablo? At ang sabi po dito, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Magpatuloy kayo sa paghingi at bantayan ninyo ang inyong paghingi na may pagpapasalamat. Paghingi ka, magpapasalamat ka. Sabi ng Panginoon, when you pray, believe that you receive it. Kailan mo raw tinanggap ang iyong hiningi? Kailan daw? Hindi tomorrow, the moment you ask, tinanggap mo na yung iyong hiningi. Kaya ang isusunod mo ay pagpapasalamat. Salamat Panginoon at natanggap ko na ang aking hiningi. At iilan po ang naniniwala doon sa katotohanan iyon. Pero kung ikay maniniwala, mararanasan mo yung katotohanan iyon. And then, sa Matthew 26:41, ano po ang sabi? Gawin po ninyo ito dahil ito ang bahagi that you are truly raised with Christ. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Paano tayo na tatalo at nadadaig ng tukso dahil hindi po tayo mahilig manalangin? Tingnan mo ang iyong katabi. Kapag hindi tayo mahilig manalangin, mahuhulog tayo sa tukso. Marami pong mapanukso sa paligid. And then, sa 13:33 ng Mark, ano po ang sabi? Mark 13:33. Take you heed, watch and pray, for you know not when the time is. Ang lagi pong maalab manalangin ay hindi malalagpasan ng pagdating ng Panginoon. Amen. Ang mahilig pong manalangin ay mapapansin niyang lagi na dinadalaw siya ng Panginoon. At paano dumadalaw ang Panginoon? Sa iyong mapanganib na kalagayan, dadalawin ka ng Panginoon para ikay iligtas at magkaroon ka ng karanasan na siya ang Diyos na nagliligtas. Amen. Sa panahon na ikay maraming bayaran, dadalawin ka ng Panginoon para bigyan ka ng karunungan kung saan ka kukuha ng pambayad. At pag nagkaroon ka ng karanasan na magkaroon ng pambayad sa lahat ng iyong bayarin, ikaw po ay lalong mag-aalab sa Diyos at buong pamilya mo'y mag-aalab sa Diyos. Babala sa mga tatay at nanay, huwag mong ipakikitang ikay naririndi at huwag kang bugnutin. Sabihin mo sa iyong katabing tatay, huwag kang bugnutin.
sa nanay, sabihin mo, huwag kang bugnutin. Laging tandaan mo, sa kapayapaan, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Hindi dumidinig ang Diyos sa taong matatakutin at duwag. Tingnan mo uli ang iyong katabi. God will never listen to the prayer of cowards. Ang dinirinig lang niya ay ang matatapang. Panginoon, kailangan ko po ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. At darating ang ticket mo at makakapunta ka ng iba't ibang panig ng daigdig. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, lahat ng kailangan natin ay isang panalangin lang. Sabihin mo, isang panalangin lang ang bawat pangangailangan natin. Dahil ang paulit-ulit na panalangin ay panalangin ng mga relihiyoso at hindi maalab sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang paulit-ulit ang dasal. Sa 14:38 ng Mark, ano po ang sabi? Mark 14:38, watch you and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. It is so simple and clear. Napakaganda po ng utos ng Panginoon na pinalawak at pinalalim ni Pablo. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, ako po'y naniniwala na ang lahat ng kasama ko sa mga revival ay mga lalaki, babae, bata at matanda na napusuan mo. Dahil ikaw lamang po ang magdadala sa revival, hindi po ang mga ngaral. No amount of advertisement will attract people. It is only your Father who will command people to go to revivals. Kaya lahat ng dumadalo sa revival sa bawat gabi, hindi man nila mabuo ang tatlong gabi, Panginoon, sila'y katagpuin mo sang-ayon sa iyong itinakda. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat buhay ay nagsabi ng Amen. Amen! Great news! We have added a new way on how you can enjoy listening on our preachings and messages. You can download the podcast application on your iPhone and Android phone. Just subscribe on our Greg Durante podcast. Weekly, we have new audio preachings that will surely bless you. Going to all the world, preaching the gospel at any cost.